matuto ng panibagong kakayahan sa buhay online para sa mabungang buhay tayo na po at magkapet pagkasal. Nahihirapan ka bang pag-aralan ang mga bagay na kailangan sa bagong normal tulad ng paggamit ng Zoom o Google Classroom o kaya sa bagong mga apps para mas maging madali ang komunikasyon tulad ng Discord o Slack? Paano pa kaya kapag pinag-uusapan ang Schoology, Canvas o Blackboard bilang learning management systems? Siguro nag-nosebleed na kayo sa mga sinasabi ko, huwag kayong mabahala. Pati ang mga kabataan na sanay sa social media, hirap ding pag-aralan kung paano gamitin ang tulad ng Schoology para sa kanilang klase. Kanya-kanya ang pakikibaka sa panahon ng buhay online. Kaya kailangan nating tingnan kung gaano ba tayo kabukas matuto ng panibagong skills o kakayahan. Alam kong mas madali ang nakasanayan na, ngunit para sa kinabukasan, kailangan din nating itong gawin. Mahirap talaga ang pagbabago dahil kaakibat nito ang dugo, pawis at tatag ng dibdib. May tinatawag na long progression learning curve na pinapatunay ang halaga ng practice, ang maraming pagsusubok o attempts bago humusay o gumaling. Pinag-aaralan ko ngayon ang Premiere Pro, isang programa sa pag-i-edit ng video na ito. Mahirap nung nagsisimula pa lamang po ako, pero heto nakaka-edit na po ako ng Kapet Pandesal. Ngunit hindi pa tapos ang pag-aaral. Marami pa akong kailangang malaman. Kaya, tiyaga at pasensya sa sarili. Makakaya rin natin ito. Manalangin po tayo. O Diyos, ginagabayan mo kami sa aming paglalakbay. Naway biyayaan mo kami ng tiyagang matuto ng panibagong paraan para sa aming kinabukasan. Amen.